Tumigil. Eh, may nakatira ba dyan sa bahay na yan? Di ba? Sa tuwing dadaan tayo dito, lagi na lang bukas ang ilaw dyan sa loob. Wag na lang dito. Oo nga. Sabi ng tatay ko, may nagmumulto daw dyan. Sige, para patunayan ko siyang walang multo dyan, papasok ako. Oh, ito pala. Bukas na pala yung pinto. Sige, pasok na tayo. Buloy, wag. Sige, pagbiligyan ako ng aginaldo, di ko kayo hahatian. Bala ka na nga dyan, uuwi na kami. Tao po! Mamamas ko lang po! Merry Christmas! Merry Christmas! Magandang gabi sa'yo, iyo. Ito ba ginawa mo sa akin? Ano ba lugar to dyan? Ang layo! Oh, inat, inat! Kapoy, kayo! Ang laki naman ng bahay ng tito mo, Uncle Jack. Pero mukhang haunted house. Okay lang yun, no? Sigurado malaking aginaldo makukuha natin dito. Mag-go, ate. Talaga mukha kang pera. Di naman? Aba, dapat lang malaking aginaldong makuha ko dyan. Eh, buong buhay ko, wala akong nakuhang pamasko dito sa Tito Goryo ko eh. Eh, Jack, baka hindi ka nakilala ng Chogoryo mo. Eh, malamang. Alam nyo naman eh, baby pa kami nung iniwan kami ni inay sa tatay. Kaya wala akong kilalang mga kamag-anak sa mother side. Pero, kailangan may balita ko dito sa Tito Goryo ko eh. Na yung pinakahuli nilang kapatid na nabubuhay, si Tito Gusting, yung mauna. Tagoryo! 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 Corona, bakit? Hindi ka ba nagpasabi sa tito mo na darating ka? Paano ko naman sasabihin yun eh? Wala naman telepono dito. Eh di sana sinulatan mo. Baka nagbakasyon yun. Ka ba nakikialam sa diskarte ko? Tsaka imposible yun. Bukas yung pinto, oh. Ano ba tong lugar na to? Wala abang maid dito? Tignan mo, oh. Puro alikabok. Sus, darling. Eh, kahit naman nasa bahay ka, eh, puro alikabok din. Baka naman iba yung bahay na napuntahan natin. Hindi to yung bahay na to. Sino ba nagbigay ng address sa'yo? Eh, nakuha ko yun doon sa namatay kong tito. Nakita ko lahat. Nandoon yung mga listahan ng mga kamag-anak, mga address nila. Ito kasama sa listahan, pati kung sino nakatira dito. Ito mo to. Ngayon ko lang nakita ang mami ko nung bata pa siya, oh.
Sino yung mga yan? Siguro ito yung tito ko na matay kasi siya yung panganay. Eh di itong mas bata, ito yung Lolo Goryo ko. At tignan mo, kamukhang kamukha ko nga eh. Oh. Excited na akong makita siya. Tama to. Ito nga. Tingnan siya kita. Iba. Kamukha mo nga. Iba? Chogoryo? Chogoryo? Sumamatay na yata. Jack, tumawag tayo ng doktor! Ha? Doktor! Yes, Chogoryo? Chogoryo, ako po si Jack. Anak po ng kapatid niyo si Luisa. Lolo? Lolo! Ako po si Marco. Apo niyo po sa pamangkin. Anak ko ako ng kapatid ng anak ng kapatid niyo. Hoy, Lolo! Ano pa naman kayo? Naghihingalo na yung tao. Kinakausap naman ng ganyan. Lolo! Lolo! Chogoryo! Chogoryo! Ako! Chogoryo! Chogoryo! Chogoryo ko namatay na! Chogoryo! Para naman pala kayong bata eh. Aling kayo? Bakit? Bata pa naman ako ah. Malakas pa nga kayo. Kajak! Chong! Ano ko? Iiba na! Alam niyo, Chong, kaya ako kami napunta rito para... para ibalita sa inyo na... na... Ano? Namatay na po si... Ano? Si Agustin. Ang Kuya Agustin niyo po. Kuya Agustin po niyo. Hindi ko kilala yun. Si Luisa po. Siya po yung nanay ko. Sino? Si Luisa po yung nanay ko. Bingi pala to eh. Ito niya? Ito yung nga nga. Binurong nga nga ito. Nakakita kag multo. Yung mga halaman. Pinagtitripan mo na naman yung mga halaman, Ate Teresa? Hindi. Kakainin mo ba yan? Baka malason ka, ha? Nung pinitas ko to kanina,
tuyo na. Pati yung mga halaman. Tingnan nyo sariwa na ulit. Ay, nako, Teresa. Epekto lang yan sa kakain mo ng halaman. Umabot na sa utak mo. Iuwi na lang kaya natin ang tiyuhin mo sa bahay. Natakot ako sa kanya eh. Parang nababaliw na. Second childhood? Eh kung iiwan naman natin siya, makukonsyensya naman ako. Magpapaskong mag-isa yung matanda. Jack, kung gusto mo, dito na lang tayo magpasko. Okay lang sa'yo. Tsaka kasi, alam mo, gusto kong obserbahan yung bahay na to eh. Bakit? Kasi kanina, nung pumasok ako, nakita ko yung buong paligid. Madumi, puro agyo. Sa isang iglap, normal ulit to. Ate Rona, ganyan din yung nangyari kanina sa akin sa baba eh. Unang tingin ko, tuyo yung mga halaman. Tapos biglang naging sariwa lahat. Basta Dalian, huwag mong kakalimutan yung overnight pan ko. Kompleto yun ang gamit at mga damit, ha? Areglado, Ate Rona! Yong, yung sa amin naman ni Marco, o nabahala, nandoon lang yun sa may tukador. Ikaw nang bahalang mamili kahit anong damit, basta importante pang dalawang araw. Okay. Pero talaga bang gusto niyo dito mag-Noche Buena? Gusto ko sana isama si Tito Gorio. Ang problema, ayaw naman lumabas ng bahay. O siya. Sige na kayo. Okay, mag-ingat kayo. Teka, Mami. Hindi na po ba tayo babalik? Kayo na lang. Ibig niyo po bang sabihin hindi natin kasama si Ate Rona sa Noche Buena? Eh, bakit nga kaya hindi na lang tayo lahat dito magpasko? Oo nga. Eh, basta dalhin niyo muna yung mga gamit, tapos saka na natin planuhin yung Pasko, ha? Sige. Oh. Promise. Muna kami. Okay. Gayong! Oh. Ingat kayo. Sa kalye, ha? Oh. Ingat, ha? Okay, bye. Marco! Manong, ano nangyari dito? May naho kayo ng mga buto. Buto? Oo. Mga buto ng bata. Habang makakain dito, ginugutom ako. Ito na, ito na. Uy, buti na lang. Mayroon tayong dalang baon. Yan! Marco, bigyan mo muna lolo mo. Marco. Buong araw na kayo hindi kumain, ha? Hindi ako gugutom. Candy meron? Wala ako. Ito, Gorio, hindi ba kayo na naiinip dito? Minsan. Pero marami naman akong laruan. Gusto niyo makita? Doon sa baon. Wag na. Lolo, hindi ba kayo nalulungkot dito? Wala po kayong kasama? Lungkot din. Lalo na pag naiisip ko sila Danilo at Pilo. Sino mo sila? Mga kalaro ko. Dati, pag ano ng Pasko, sabay-sabay kami ng angarol eh. Kahit pala nagbibigay sa amin, masasaya kami. Kapag araw naman, nandun kami sa bukid, nagkakabulan. Bukid? May bukid pa ba dito? Elo, ang tagal na hunong kinikwento nyo eh. High-tech na ho ngayon. Pero isang alam, hindi na sila bumalik. Iliwala nila ako.
sa akin! So, siguro tumawag na tayo ng pulis. Mukhang matagal na yung mga yan rito. Halos madurog na nga mga bungo eh. Sabi sa akin, ang lugar na to, dating sagingan. At itong hukay na to, sa tingin ko, balon to eh. Balon? Kailangan malaman to ni Miss Rona at ni Jack. Chogorio, paano ko kayo nabubuhay? Saan ko kayo kumukuha ng panggastos? Siguro pensyonado kayo, no? Oo nga. Ano ba? Wala ako kayong pera? Nako, mamamas ko pa naman ako. Ako nga dapat magbigyan ng pamas ko eh. Marco! Ba? Pasensya na ho kayo ha. Marado ilong mo, gusto mo sipsipin natin. Hindi lang. Ah, huwag na lang. Ako na lang. Kawawa naman yung mga bata. Bibigyan ko na lang ng bariya. Wow. Hindi. Huwag na lang. Kawawa naman yun. Lolo, Tito Gorio. Huwag na ho, huwag na ho. Tito Gorio, huwag na. Pisisipin natin ilong mo. Lolo, abo na lang. Tito Gorio. Ha? Ay, mabuo na lang yun dito. Merry Christmas. Ito yung pamasko nyo, oh. Lilo! Lilo! Balik kayo! Sasama ko sa iyo! Maraming tao! Tito Gorio! Tito Gorio! Tito Gorio! Lilo! Tito Gorio! Lilo! Oh! Asan yung mga bata? Siguro natakot sa kanya. Tayo na po! Ayaw na sa akin! Ayaw na sa iyo! Tayo na! Huwag hawak mo, Tito Gorio! Halika na po! Eh! Tito Gorio. Kailangan isama na natin siya sa bahay, Jack. Ba? Eh, paano ko naman siya alagaan? Sasamahan siya ni Dalin. O ni Aling Gayin. O ako. Ron. Nakakahiya naman sa'yo. Jack, ang pamilya mo, pamilya ko na rin. Salamat, Rona. Maka Jack! Babantayan ko muna si Lolo, ha? Oh, sige, sige. Mas mabuti pa nga dito ka na matulog. Stop. Stop. Baka humilik, eh. Jack, sinabi ko sa'yo, okay lang yun. Alam mo, na-miss kita nung nasa Amerika ako. Tigilan mo nga ako? Hindi talaga. Kala ko nga, pinagpalit nyo na ako kay Brad eh. Jack, alam mo kahit gwapong-gwapo si Brad,
Hindi ka namin pagpapalit sa kanya. Ang ibig ko sabihin, yung panlabas na anyo, hindi naman yun makakapantay dun sa, alam mo yung sa tagal na pinagsamahan natin. Diba? Yun yun. Salamat, ah. Pero seriously speaking, nung nasa Amerika ako, malungkot na malungkot ako, nawali kasi ako sa inyo, eh. Lalong-lalo na sa'yo. Sos, ano? Kailangan kayo sumama sa akin, Ms. Rona. Kailangan kayo sumama sa akin. Dali! Ron at saka si Jack, pinadaanan kasi kami eh, nakahukay ng kalansay. Ano? Ikaw, ano nangyari sa'yo? May nakita akong dalawang bata sa loob ng kwarto. Ha? Anong bata? San galing? Ewan ko. Eh kung bata lang, bakit takot na takot ka? Ibang klase mga bata sila eh. May record ba kayo ng mga batang nawawala dito sa lugar ninyo? Wala ho, sir. Jack, alam mo, maaaring sa ibang lugar galing itong mga batang to eh. Dito lang ibinaon. Oh? Oo. Maaaring taga rito rin yung mga batang yan. Pero sa sobrang tagal na nangyari, wala nang nakakatanda. Yung mga batang nawawala rito sa lugar namin, mahigit ng 50 taon ang nakakalipas. Natatandaan niyo ba kung sino yung mga batang yan? Magbabarkada sila. Lagi ko sila nakikita magkasama. Salbahe mga batang yun. Kaya ng mga magulang ko, pinagbawalan ako na makipagkaibigan sa kanila. Kaya nung araw na mawala sila, akala ng mga magulang, naglayas. Natatanda niyo bang pangalan nila? Hindi na, Ining. Nakalimutan ko na ang pangalan nilang tatlo. Tatlo? Akin na ito! Oh, masakit yun eh. Nakakasira ka na. Di pwede akin. Bigay sa akin ang lolo ko to. Akin na nga yan? Ang dami talaga nito! Huwag na nga kayong mag-away! Buti patagoan na lang tayo! Sige, pero huwag dito. Magagalit ang nanay. Eh di, sabukin na lang tayo! Eh di, sabukin na lang tayo. Sino ka? Mga apo niyo po sila? Mga apo? Paano ko sila magiging apo? Mas matanda pa sa akin mga yan? Ayan. Bahay na ito. Sus, Ginoo, kailangan mo pa bang magkape? Hindi ka na ba nininerbiyos? Mami! 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 Joya, hindi maganda yung ginagawa mo paggalaw-galaw ng mga sariyang yan, ha? Ikaw bata ka, ha? Hindi naman po ako yun, eh.
Goryo? Sinong... Yung pong matanda naging bata ulit! Ano? Ha? Nakita ko po! Yung matanda naging bata ulit! Marco, ulit ka lang. Punta na natin yung mga bata sinasabi mo. Ayoko nga. Sinabi ng matanda. Baka kami yung balita tungkol dyan, sir. Hanapin na lang namin. Yoyo, oh. Sandali. Bakit? Ito! Hindi ako matay! Tanggapin mo nangyari sa'yo. Ano nangyayari dito, Rona? Jack, ang Chagoryo mo. Siya yung ikatlong bata. Ano? Nakita namin siya sa ilalim ng balon. Eh, paano mangyayari yun? Patayin ang tiyohin mo. Multo na lang kasama natin sa bahay. Yung ikatlong kalansay, nasa ilalim ng balon, hukayin nyo, dali! Dali! Sige, kain niyo pa. Ngayon, makakapahinga ka na, Tito Goryo. Kasama mo na mga kalaro mo.
abuela, ha? Huwag ka doon, baka yung maki sa'yo. Inaakot nyo talaga ang Christmas decor sa bahay, ha? Eh, para lang ang sumaya itong bahay. Diba? Talagang dito na ba talaga tayo lahat maglo-noche buena? Oo naman, Tita Gayen. Para namang sumaya itong piyo ko. At masabi man lang na kahit isang Pasko ay nagkasama kami. Uncle Jack, ibig sabihin ba nun, hindi ko na makukuha yung aginaldo ko? Hanggang ngayon ba naman, yan pa rin ang nasa isip mo? Sige ka, balikan ka nun, bigyan ka ng pamasko. Oy! Paskong Pasko, nagtatakotuan ka mo! Kurato Rona, bakit ganon? Bata yung multo, pero matanda yung sumalubong sa atin. Eh kasi nung pumasok tayo dito sa bahay, ang nasa utak natin, matanda ang sasalubong sa atin. Kaya kung ano yung naisip natin, eh yun yung nakita natin. Tama! Eh, Jack! Ano na mangyayari sa bahay na to? Eh, naku. Matagal na wala nakatira rito at walang gustong bumili nito dahil haunted house daw. So, Uncle Jack, mamanahin mo na tong bahay na to? Sana! Yeah! Ano? Yeah! Uy, Marco, haunted house kini. Siguro naman matatahinip na yung kaluluwa ng tiyuhin mo, kaya hindi na haunted ang house na to. May pareha ba kayo dyan? Hindi. Meron ako 50 pesos, oh. Ate Rona, salamat naman. Akin na lang yan. Wala lang kung mag-ibigay. Sige, anak ha. Bilis na patang sa gibihis na tayo, ha? Sayang, galing na. Nalalagay ka. Ayusin niya. Ayusin niya. O, Jack! Bumalik ka na naman dun sa bahay na tiyohin mo. Ah, may umupa na. Ang bilis naman nun. Oh? Hello, Uncle Jack. Oh, alam ba ng mga tumitingin na may nagmumulto dun? Eh, sa bagay, tapos na yung Pasko bago sila makalipat dun. Hindi na mga ngaroling yung mga multo dun. Ano nga yun, Marco? O, Jack, basta magkita tayo mamaya, ha? May usapan tayo sa ospital. Eh, hindi ko pa nakakausap yung mag-o-autopsy nung nag-suicide na teenager. O basta huwag kang malilate, ha? Sandali lang kami siguro dito. Kukuna lang namin yung shots ng building kung saan tumalun yung babae. Sayang nga, hindi namin nakunan yung bangkay, eh. Suicide? Eh, yun lang siguro pwede yung dahilan kung bakit namatay, no? Murder, hindi namin alam. Hello, Jack? How's the background? Kita ba yung buong building sa background? Medyo imposible gusto mong mangyari. Gusto mo medium shot na lang? Anong imposible? Andito tayo kahapon. And I was just asking for the same shot. The same angle. Tapos sabihin mo, imposible?
ako na nga dyan. Tumayo ka doon. Pag tinutunga-tunganga mo, tumayo ka doon. Nako. Talagang magre-reklamo na ako sa Networld. Kung sino-sinong cameraman ang pinapadala sa akin eh. It's so simple. Kung pwede nga lang, ako na mag-camera sa sarili ko eh. Nakausap po yung mix sa amin doon sa bangkay na nahulog, ha? Tumalon! Kahit ano pa yun, alam mo, hindi ka maniniwala sa nadiskubre namin. Ano ba yun? Yung babae, yung likod niya, puro scars. Uncle Jack, durug-durug nga yung buong katawan eh. Malamang puro scars talaga yung katawan nun. Makinig ka nga muna mabuti. Yung scars, hiniwa! Ano? At meron kami nakita doon sa loob. Ito? Ano to? Tinignan namin yan sa ilalim ng microscope. At alam mo ba kung ano na-discover namin? Jack, kanina ka pa eh. Ano nga? Kamat siya ng pakpak ng paniki. Sino, sinanay lang naman pala akala.